Masayang pag-aaral, mga bata! Tayo ngayon ay nakarating na sa week 4. At ang ating pag-aaralan ay batay sa MELC 1. Identifies, reads, and writes ordinal numbers from 1st through the 20th object in a given set from a given point of reference. Ang ating aralin ay tungkol sa ordinal na bilang mula 1st to 20th. Ilan kaya kayong magkakapatid? Sino kaya ang una o first na anak? Sino naman ang ikalawa o second na anak? Sino ang pangatlo o third? Sino ang panghuli? Masasabi mo kaya ang inyong pagkakasunod-sunod? Ang mga salitang ito ay naghahayag ng posisyon o pwesto. Ito ay tinatawag na ordinal numbers. Gumagamit tayo ng ordinal numbers upang ipahayag ang posisyon at pwesto ng isang bagay. Mahalaga ang bilang na ito upang malaman natin kung pang-ilan o nasaan ang ating tinutukoy. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy, makakabasa at makasusulat ng ordinal na bilang mula 1st hanggang 20th na bagay sa pangkat mula sa point of reference. Ayan, tignan natin ang aking larawan. Tignan ang mga larawan ng mga manggagawa. Lagyan ng ordinal na bilang na 1st, 2nd, 3rd, 4th at 5th ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Simulan natin sa driver ng bus. Yan ang first. At ang second ay gasoline boy. Ang third ay mekaniko. Ang fourth ay kapitan ng barko. At ang fifth ay ang piloto. Ayan ang kanilang ordinal na bilang. Meron tayong gawain sa pagkatuto bilang isa. Yan, tignan natin ang nakasulat. Isulat mo ang tinutukoy na letra kung ang W ay ika-11. So, ang ating point of reference ay W. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. So, dapat handa na ang inyong kwaderno. Number 1, ika-17th na letra. Tama, letrang O. Number 2, ika-14th na letra. Very good, letrang T. Number 3, ika-18th na letra. Tama, letrang A. Number 4, ika-15th na letra. Magaling, letrang E. Number 5, ika-19th na letra. Tama, ang nasa ika-19th ay ang letrang R. Number 6, ika-13th na letra. Mahusay, letrang I. Number 7, ika-20th na letra. Magaling, letrang D. Number 8, ika-16th na letra. Tama, letrang B. Number 9, ika-12th na letra. Letrang H. Ang husay nyo, mga bata! Ngayon, meron tayong gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tignan ang mga larawan. Gamitin ang larawang lapis bilang point of reference na 13th. Alamin mo ang ordinal na posisyon ng bawat larawan ng kagamitan.
Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, lapis. Ano kaya ang kanyang ordinal na bilang? Mahusay, 13. Number 2, eraser. Magaling, ika-16. Number 3, ruler. Ano kaya ang kanyang ordinal na bilang? Tama, ika-18. Number 4 ay gunting. Magaling, ika-17. Number 5, notebook. Tama, ika-12. Number 6, Crayola. Tama, ito ay ika-19. Number 7, bag. Mahusay, ika-15 ang bag. Number 8, eraser. Ang eraser ay ika-20th. Ang husay niyo mga bata! Ngayon ay gagawin natin ang ating gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at pag-aralan ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Mayroon nakasulat sa box. Kumain ng prutas at gulay upang ikaw ay maging malusog. Gamit ang salitang kumain bilang ika-11, tukuyin mo ang pwesto ng bawat salita. Sabihin ang sagot. Number 1, anong salita ang nasa panglabing-anim or 16th na posisyon? Galing! Upang ang nasa ika-16th na posisyon. Number 2, ang salitang prutas ay nasa ika-4 na pwesto. Tama! Ang salitang prutas ay nasa ika-13th na pwesto. Number 3, anong salita ang nasa ika-17 or 17th posisyon? Mahusay, ang salitang ikaw. Number 4, ang salitang malusog ay nasa ika-4 na pwesto. Magaling, ang salitang malusog ay nasa ika-20th na pwesto. At number 5, anong salita ang nasa ika-14 o 14th na pwesto? Salitang at. Ang husay niyo mga bata! Tandaan, ang ordinal numbers ay ginagamit upang masabi ang pwesto o posisyon ng pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa isang hanay. Ang point of reference ay makakatulong upang maunawaan kung saan nag-uumpisa ang isang hanay. Ngayon, ay kayang-kaya niyo nang sagutan ang inyong module. Di ba't masayang mag-aral mga bata? Hanggang sa muli! See you on my next video! Paalam!